Paano ka ganito? Hello guys. Hi guys. Hello. Okay. 3, 2, 1. Hi. Hello. Kala ko ba hello? Kainis. Okay. Hello sa inyong lahat. At gusto namin magpasalamat unang-una sa million-million po na nanood ng first episode ng After All. Kaya naman sa second episode, gusto naming i-share sa inyo yung journey ko naman kung paano nagsimula. Noong 2018, ang plano namin ni Dennis magpa-freeze lang ng eggs, ng specimen. Nung mga time na yon, hindi pa rin ako handa talaga na mag-carry ng baby. Siyempre, ayaw na niyo dyan pagdaanan yung 9 months na yon. Sayang din yung mga oras. Pwede pa rin ako magtrabaho, di ba? Yes, tama. Okay, so tinayin natin yun ng 2 beses dito sa Pilipinas. So yung first time, wala pa tayo masyadong alam. Kaya medyo walang nangyari doon sa ano niyan. Total fail talaga yung first time niyo. Parang sinabi sa amin na parang, ay, hindi pa kayo ganun ka-ready. Mm-hmm. Kaya hindi siguro sa amin binigay talaga yon. So, nag-iisip-isip na kami. Meron kami mga kinausap na kaibigan. Mm-hmm. At sinuggest nila na since hindi pa naman talaga legal yung surrogacy sa Pilipinas, mm-hmm, mas maganda gawin siya sa ibang bansa. Diba? Ito yung process, ito yung procedure na maghanap ka ng isang tao na yung surrogate na siya yung magki-carry nung hindi mo kayang dalhin. I-inject yung embryo na yun na galing sa akin at galing kay Jen dun sa surrogate para siya yung magki-carry. Siya magdadala ng 9 months na yan. Nagplano kami na pumunta sa ibang bansa. Ginawa namin to nung pandemic. Kasi nga dahil parehong may trabaho, si Dennis nag-taping na nun. Oo, nag-start na yung lock-in taping ko nun. Tapos, natapos ko na yung first lock-in taping. Tapos, tsaka tayo nag-decide na pumunta na doon sa Dallas. Na mauna ako kasi kailangan kong mag-deposit ng sperm ko doon dahil hindi nga kami pwedeng magsabay noon dahil may trabaho ako. So, pumunta ako sa Dallas ng mga ilang araw lang yun. Siguro, total 5 days lang yun. Oo, ganun nga lang. Pagdating ko doon, may rest day. Second day, yun yung magdo-donate na ako nung sperm. May blood test pa, blood work, tapos may interview ka pa. May interview pa doon sa doctor namin na sobrang bait, si Dr. Kaufman. Mm-hmm. At pagkatapos noon, so nakuha na nila yung specimen ko. The next day, parang umuwi na ako noon dahil kailangan ko umabol sa second lock-in namin. Mm-hmm. Nung nandun na ako sa second lock-in taping namin, si Jen naman yung babiyahe papunta sa Vegas. Ako naman yung babiyahe papunta Vegas. Saktong-sakto naman sa plano. Na-delay din yung mga tapings. Na-delay yung mga tapings. Tuloy pa ba yung taping o hindi? Second lockdown sa Metro Manila. Nandito na kami. So pagdating ko doon sa Vegas, doon namin ginawa yung cycle. Doon ako nag-start ng medication, nag-start ako na yun, ng blood test interview. Araw-araw nag-ultrasound ako para i-check kung nabubuo na ba. Napakatagal. Wala pa rin tao. Kanina pa ako walang panty. Tinatry mo maging healthy palagi, yes, di ba? Yes, so nag-exercise kami. Tapos kami ni Kat, tulungan kami na maging ano, maging fit. Healthy talaga at saka maging fit. So yung mga kinakain namin talagang dapat healthy, hindi kami kumakain ng junk, ng sugar. Ano ko doon, si Kat and si Bianca, yung anak ng manager ko, si Tita Becky Aguila. Sila yung talaga nag-alaga sa akin doon. Pupunta tayo sa mga nakakubad na tao sa downtown. Ano na po yung nangyayari? I have no idea.
Nainahanda na lahat. Kakaiba yung injection ngayon kasi hindi siya sa pen. Bali, itong Menopur, yung kailangan injection mo ngayon at start ka na ng injection. So, mga syringe siya at manually mo siya gagawin. Hayuin mo yung gamot doon sa saline solution. And then, yung ibang mga medicines, lahat pala injection. Yung pangalawa, at saka yung pangatlo, ready-made na siya. I-inject na lang siya. Pero ito talaga sa syringe. So, medyo masakit, saka medyo mahaba ang needle. Alright. Kitusukan na siya! The first ang haba ng needle. Ito, o, to, kita ba? Nanakot pa. Okay. One, two, hinga. Sorry! Ouchie, yung medicine! Ouchie! Ayan. Sakit na niya akong boss. Hindi siya parang yung bakuna na pag tinusok walang yung walang pain, masakit siya habang pumapasok yung ano eh, yung malapot na gamot. Yung gamot kasi malapot siya kasi powder form siya tapos minimix siya sa water, 'di ba? So medyo pure at saka yung feeling na parang pinupunit yung laman mo. Si Bianca ay isang ER nurse. Nurse, oo, yes. So, maswerte rin ako at merong nurse doon na nag-aalaga sa akin. So yun, after ilang days, nung nalaman namin na magla-lockdown ulit sa Manila, nag-decide na ako na sumunod na lang kay Jen dahil dapat talaga siya lang gagawa ng buong proseso na yun. Tapos naisip ko na mahihirapan siya at kailangan niya yung support ako. At at the same time, nag-lockdown din naman. Kaya mabuti umalis muna ako ng Pilipinas at doon muna mag-stay. Yun na rin yung pagkakataon natin na makapagpa-vaccine. Makapagpa-vaccine, yes. Tama-tama naman. Nandun yung opportunity at yung magandang vaccine na perfect para sa ating dalawa. Susunduin namin si Dennis! Tayo ngayon. Sa Vegas kami. Kasama na kami. So finally, dumating na si Dennis. Doon din kami tumira. Almost na yung isang buwan. Almost isang buwan. Dalawa-dalawa talaga? Ha? Ano lasa? Wagyu rice yan. Sinigang? Saan? Sebo? Nakakasama na siya sa mga check-up ko kasi nung time na yun, nag-start na rin ako ng mga injections. Imagine mo, 3 times a day ang injections ko sa chan, sa lower abdomen. So, ang gumagawa nun, ako or si Bianca. Kasi si Kat, takot na takot siya. Buti na lang may nurse talaga. Buti talaga may nurse. So yun, pumunta tayo ng Dallas. Ano lang naman yun, local flight sa mga, almost mga 2 hours, di ba? Oo, tsaka doon niya harvest yung eggs. Sinundo tayo ng mga kaibigan natin. Sinundo kami ni Nar and VJ. At pagkatapos naman nun, si sinalubong tayo ni Mark Bakiran, ng aking hairstylist, at ng kanyang partner, husband. Yes, si Jay. Ayun. Siyempre sa Dallas, doon namin ginawa yung mga susunod na mga check-ups ni Jen. Kami lang talaga, so tinuruan din ako ni VJ. Si VJ ay isang nurse din. Isang nurse din. So, swerte natin na palagi may nurse. Napapaligid na kami ng mga nurses. Kaya si VJ naman, siya naman yung nagturo sa akin. 45 degrees, ha? Takot talaga ako sa mga buhay, sa mga ineksyon. Takot siya sa karayo. Ano pa kaya kung ako yung magtutusok, tapos si Jen pa yung tutusukan ko? Biro mo, araw-araw siya, 3 times a day, bugbog na bugbog na yung chan ko. Parang ayoko nang ako yung gumawa kasi sakit na ako. So parang kailangan ibang tao na kasi hindi ko na kayang itusok sa sarili ko. Ganun na siya kabugbog. So dumating na yung araw ng last day na ng medications and injection ko. Hey guys! Wow! Hi guys. Huh? So this is our last day of our injection. Iyan na yung trigger injection na tinatawag nila.
yan yung mag papahinog sa mga eggs ko. Good morning. Today is our day. It's your day. Big day for my baby. This is it. It's a big day. Big day today. Ready? Ready! Okay, let's go. Let's do this. Whole new world over here. Okay. How's the eggs? They look really good. Yay, they're growing. Eggs. Crazy good. Yes! You're a rock star. Absolutely. Ready ka na? Ready na. Ikaw, ready ka na? Ready na. Good luck. Thank you. Tapos na yung procedure. Tulog pa rin siya. Maya-maya gigising na din siya. I love you, baby. Baby? Baby? Morning. You're tired? You're sleepy? Okay, I'll let you sleep a little bit longer, okay? Yes. Pagising ko, Diyos ko, ang sakit ng pelvic area. Ang sakit ng pelvic area ko. Yung para akong nanganak, ganun yung feeling. Parang may kinuha mula sa loob ng katawan mo talaga. Tapos kahit pag naglalakad ako, parang may iba sa loob. Parang may mas mahapde na masakit sa loob. Kahit pag umuupo ako, yung ganun, hindi ganun ka-komportable. Buti na lang, palagi tayong pumapasyal. Oo nga. At dun sa Dallas, no, aming free day, since nandun kami at naghahanap kami ng mga pwedeng gawin, na-tsempohan namin, merong Dallas Maverick game na kalaban nila yung Utah Jazz. Don't forget to wear a mask. Ito na kami. This is a mandate of the National American Basketball Association. Airlines. Kaya ito rin yung first time na manonood kami ng NBA, kaya sabi ko, tara. Kami yung pinaka na, parang kami yung nasa harap kasi wala nang nakaupo sa buong row sa medyo harap. Medyo malapit diba? Yung mga seats natin. Hindi naman siya courtside pero kitang-kita mo talaga yung mga players. And sobrang sayang ng experience dahil first time ko manood ng NBA, first time na ako manood. Hindi ko mahilig sa NBA pero na-enjoy ko siya. Nakipag-meeting na ulit si Dr. Kaufman para sabihin niya yung resulta ng mga na-harvest. Sinabi nila na nakakuha sila ng one excellent embryo. So inisip na lang namin na baka ito na yun. Naging busy na kami para maghanap ng perfect surrogate naman na magkikerry nung perfect embryo na yun. Nakita naman namin yun at actually nakilala pa namin sila. Sobrang bait na couple na talagang isang pamilya na sila at yun talaga yung profession talaga nung babae. Okay na lahat. Nakabalik na kami sa Pilipinas. Gumawa na ng schedule para sa contract signing gumawa at saka ng schedule, sa implant. Pati sa implant, uh-oh. Yes. Dapat yun naka-schedule ng October. Lahat yun last week of October mangyayari. Pero, yan nga pala yung bibigay kay Daddy kasi ito. Yan. Ano na? Ano kasi? Hindi na tutuloy. Hindi na yung surrogate. Yan, ultrasound din sa tanin din. Oh! Oh! Yes.
Ay, ikaw naman. Maupo ka dun. Makaganti-ganti man lang, oh. Hmm? Tatlong linggo akong nagaganito. Maupo ka. Look.